Nagbabalik ang TV Patrol, ibinida ang makulay na kultura at kasaysayan ng iba't ibang tribo sa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa itinayong tribal villages sa loob ng Office of the Regional Governor Compound bilang bahagi ng anibersaryo ng ARMM. Nagpapatrol, Ariana Patan. Tila ibinalik sa nakaraang pamumuhay ng iba't ibang tribong Muslim ang mararamdaman dito sa itinayong Moro Tribal Villages sa loob ng Office of the Regional Governor Compound. Mula sa mga kulay at magagarang kasuotan hanggang sa mga palamuti at mga kagamitan. Ang lahat ng ito ay makikita sa limang Moro Tribal Villages na kumakatawan sa limang mga probinsya ng ARMM. Dito sa Tawi-Tawi Village, dinala pa ang mga puting buhangin mula sa isla ng Tawi-Tawi. Mayroon ring replika ng sinasabing pinakamatagal na mosque sa bansa at ang Sacred Mountain ng Tawi-Tawi na Budbonggaw. Unique lang naman siguro sa Tawi-Tawi, it's always the beaches. The beautiful sceneries of Tawi-Tawi would always say, that's the best. Then of course, pinagmamalaki rin po natin dito yung ating Sheikh Makdum Mosque, which was established in 1380. To remind us, our faith, to reconnect. Sa pinakalikod ng aming village, nandun yung Budbonggaw. When you land in Bonggaw Municipality, you go to Budbonggaw, it's around 1,873 steps bago mo marating yung pinakatuktok ng bundok. Isang malaking astana naman ang itinayo ng lalawigan ng Sulu. Ang astana ay nangangahulugang palasyo o kung saan na malagi ang Sultanate of Sulu. You are brought back in time to see that the Sultanate of Sulu really had a working governance. Big countries like the United States, China, and other countries had treaties with the Sultanate of Sulu. Magugulat ka na, ibig sabihin, for more than 100 years, bago pa na-establish yung Philippines, may concrete governance na siya. Dito naman sa Basilan Village, ibinida ang iba't ibang mga uri ng sayaw, mga kagamitan at bahay na matatagpuan sa Basilan. Mayroon pang kalesa na dati rin ginagamit na transportasyon ng mga residente sa lugar. It's a real village. So, hindi lang structure ng isang bahay or malaking bahay or bahay ng sultan. But you will find a real village. You will also find that all of the structures here were built traditionally. Walang pako. Basically, it's actually the yakan cloth or the tenun, the weaving itself. Makulay na pintura sa pader ng bahay, replika ng Lake Lanao, turugan o lugar ng pahingahan ng sultan, ang painting ng Marawi na ginuhit pa sa bansang Estados Unidos at ang Plaza Cabile sa Marawi City ang highlight naman sa Lanao Village. Itong Plaza Cabile, isa to sa mga places sa Marawi City kung saan pupunta yung tao for campaigns, rally, mga shows, mga programs. So ngayon na dahil itong Plaza Cabile, makikita mo sa Ground Zero, hindi siya mapuntahan. So dinecide namin i-replicate ngayon. At ang karamihan dito, na-realize namin, hindi lang sa infrastructure, kundi sa pag-welcome ng mga tao. Rio Grande de Mindanao naman ang bubungad sa mga panauhin dito sa Maguindanao Village. Ipinapakita dito ang mayaman na kultura ng Maguindanao mula sa sayaw na sagayan, mga gintong palamuti at kagamitan at mga mahukulay na dekorasyon na sumisimbolo ng karangyaan at katapangan. Inilarawan din ang naging pamumuhay ng mga sultan sa Maguindanao. Alam mo, ito yung kaugalihan namin. To sa Laya, to sa Ilot, the same. Ito makita yung pagkuyog ng damak, wala kang makikita dyan sa kabila. And then yung mga decoration namin, mga pandala, yung lahat ng style ng mga sultan dati na paano sila magkakaroon ng bahay, ganito yon. Hindi makakalimutan yung lahat ng uri ng pamamahala ng dati ginagawa ng mga ninuno. Ma-invite natin yung mga kabataan na makita nila itong ginawa natin, na gina-preserve natin yung kultura. Gina-preserve natin yung sa amin pa, adat betat. Alam mo yung adat betat is yung kaugalian. Kaugalian ng dating mga Moro. Ang pagtatayo ng Moro Tribal Villages ay bahagi ng 29th na anibersaryo ng ARMM. Hindi lang ito simpleng katuwaan. At hindi ito ordinaryong katuwaan lang dahil gusto nating magsaya. Kaya kung tutuusin nga ho, maraming malungkot dito sa amin. Lalo't lalo na lagi nang inaanunso anumang panahon ngayon,
ay magkakaroon ng transisyon. Pero ang mahalaga ho sa amin, lalo kaming nainganyo na ituloy ito, dahil nung proseso na ipapasa ang batas ng Bangsamoro Basic Law, marami talaga sa mga policy makers natin ang hindi nakakaunawa sa ating mga kwento at kasaysayan. Saray ko po ay dumating na tayo dito, kung anuman po ang pangamba ko, anuman po ang kaligayahan, ang nakikita ko lang po ay nakakasayaw pa, nakakagawa pa ng malong, nakakapagbihis pa ng maganda. Hindi pala nadurog, nandyan pa po kayo. Hindi pala, kaya pala ito, kayang magbuo ng good governance, kayang magbuo ng isang BPL na itatakbo pa, pagagandahin pa, kayang magtatag ng isang Bangsamoro po. Namangha naman sa mga Moro tribal villages ang ilang mga bumisita dito sa loob ng ORG compound. Sobra kaganda, maramdaman namin yung nakaraan at saka para malimutan namin yung nangyari sa Marawi. Kayo po, isa kayo sa mga isa kami sa Marawi. Napakaganda po ang lalaki ng mga Astana kasi before mayroong village, mga villages na ginawa na maximize talagang space. Ang mga tribal villages ay bukas sa publiko araw-araw hanggang sa buwan ng Disyembre para ipakita ang natanging yaman ng kultura at kasaysayan ng mga Bangsamoro. Arjen Apatan, ABS-CBN News.